resign mula kay Lord. Yan lang daw ang magpapatras kay Senador Manny Pacquiao sa presidential race. Habang si Mayor Isko Moreno, sinagot ang bumabatiko sa pagbenta ng lungsod sa Divisoria Market. Narito ang report. Mindanao ang sinuyod ngayon ni Mayor Isko Moreno. Susuyurin nila ang Misamis Oriental at mag-iikot din sa Cagayan de Oro City. Muling natanong ang alkalde kaugnay ng pagbebenta sa Divisoria Market. Ayaw man daw manisi ni Yorme, pero sabi niya ang ama ni mayoral candidate Alex Lopez na si dating Manila Mayor Mel Lopez ang nagparenta sa palengke sa Festina Holdings noong 1992. Ang problema, hindi raw ito masingil ng maayos. Hanggat maaari may paggalang ako sa mga namatay na eh. But data will show that his father who did it. Hindi raw niya pinagsisisihan ang pagbebenta sa Divisoria Market dahil nagamit naman sa COVID-19 response ang 1.4 billion pesos na kinita rito. Busy naman kanina si Senator Ping Lacson sa pagdinig ng Senado tungkol sa smuggled na agricultural products mula China. Hirit niya, gaya sa mga sangkot sa droga at carnapping, dapat ay gawin din ang citizen's arrest sa mga sangkot sa smuggling. Hindi naman nakaligtaan ni Lacson na batiin sa kaarawan nito si Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, nabash siya. Bagay na hindi niya raw pansin. Ewan ko yung mga tao na talaga miserable ang buhay. No? Ayaw nila na merong nagbabatian, parang galit ka agad. Hindi ko maintindihan yung mga taong ganun. Kahit naman si Senator Manny Pacquiao, binati ang Pangulo. Naway pagpalain siya ng Panginoon at bigyan ng malakas na pangatawan at marami pang kaarawan ang darating. More birthdays to come. God is good all the time. Tiniyak naman ni Senator Manny Pacquiao na ipakukulong ang nanay ng kalaban na si dating First Lady Imelda Marcos na may kasong graft. Pero isa sa alang-alang daw niya ang edad nito. Eh, bigyan lang natin ng pabor dahil matanda na rin, napakatanda na na tao. Hindi siguro natin siya ihahalo mo doon sa mga kulungan din, lalo na siyang namatay. Separate lang siguro siya. Sa tanong naman kung aatras siya sa eleksyon, sinabi ni Pacquiao na senyales lang mula sa Panginoon ang hinihintay niya gaya ng panaginip. Kung kahit ng 2 days before election or 1 day before election, pag may instruction ng Panginoon sa akin, susunod. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.